Nandito ako ngayon sa aking roof deck. Nagpapalamig-lamig. Okay. Matanong ko lang. Meron ba kayong mga naiisip na tao sa buhay ninyo na sobrang napakalaki ang naging impluensya sa inyo? So it's a good question. Again, may mga tao ba kayo naiisip sa buhay ninyo na napakalaki ang naging impluensya sa inyo? Napakadaling sagutin yan kung sasabihin natin kagad, parents, nanay ko, tatay ko, ay yung mga magagaling na taong na-encounter natin. So, madami naman talaga. But then anyway, gusto ko lang kasing balikan, bakit ba ako ngayon? Okay. These people, mga naka-impluensya sa akin. Kasi kanina, bago ako umakyat dito, naglalaro sa isipan ko, tapos natatawa ako. Kasi may mga certain memories na ngayon nga gusto kong mag-share ng stories, ng mga information, ng mga pagpapakilala ko sa inyo. Unti-unti, nabubuo ko yung gusto kong mangyari, yung mga gusto kong sabihin. At hindi ko matanggal doon yung mga taong sobrang naka-impluensya sa akin. It's a bit crazy. Kasi hindi naman siya sobrang ganun katinding impluensya, pero lumaki ako, tumanda ako na every now and then, bakit sobra akong mapangarap? They are part of my story. Hindi na nawala yung story nila sa akin. So, with that, okay, ang dami ko pong napuntahan ng lugar, no? So, part ng business ko yan. I've been to different countries. Naka-experience na ako ng mga masasarap na buhay. So, hindi naman forever na laging masarap. May mga struggles. So, marami tayong ganyan. Pero, ang importante nga, bakit patuloy tayo nangangarap? And I feel few people na crazy, or maybe hindi nga sila aware na na-impluensyahan nila ako. Pero gusto kong gawin na one of these days, I will invite these people na naka-impluensya sa akin and I will interview them kung aware ba sila doon sa ginawa nila. Bakit naging sobra akong mapangarap at naging bahagi sila ng kwento ko. Okay. So with that, actually, dalawa doon, aside sa parents ko, may another kwento ako talagang gagawin ko, especially sa parents ko. Pero may dalawa akong kaklase, elementary and high school, na hindi sila aware na sobra nila akong inimpluensyahan. Okay. Isa doon, I love history. Bakit paborito ko yung libro ng Saide nung high school? Naku, parang napipicture ko yan kung paano naglalaban-laban ang ating mga matatandang or mga heroes natin ng mga naunang panahon natin, no? Sila Bonifacio, Andres Bonifacio, yung pakikilaban ni Jose Rizal. Napipicture ko yan. Bakit kaya? Kasi may naka-impluensya sa akin. Gustong-gusto ko yung history. And pag mahilig tayo sa history, alam mo, ang dami mong pwedeng ma-explore. Tapos pag nagpupunta ka na sa iba-ibang lugar, nare-relate mo rin yung mga lugar na napupuntahan mo na yan. And another one, meron akong kaklase, elementary, high school, na hindi niya alam nung elementary pag nagkikwentuhan kami, nag-stick na sa akin yung sobrang kwento niya na yon. At hindi niya alam paano niya ako na-impluensyahan. Would you believe itong kaklase ko na to? Ipapag-guess who ko yan eh. Hindi niya alam na ako pala ay batang sobrang mapangarap at pinangarap ko yung kwento niya na yon sa akin. Alam niyo kung ano kwento niya sa akin ng bata kami? I think grade 4, yung ganyan eh. Ang kwento niya sa akin nun, alam mo, Evangeline, sumakay na ako ng eroplano. Uy, tuwan-tuwa ako kasi nakikita ko lang yung eroplano eh. Nakikita ko lang yung tunog, naririnig ko lang yung tunog ng eroplano. Pero, sabi niya, sumakay ako ng eroplano. At ang dami kong relo. Ang relo ko hanggang dito. Madami sunod-sunod. Naniniwala ako lahat doon sa sinabi niya na yon. At yung eroplano, pagsakay daw niya, ang sarap daw ng hangin kasi binuksan niya yung bintana. And I can't imagine yun sa batang isip ko na yon. Nakasakay na po ako ng naparaming beses sa eroplano. I've been to 10 countries already, no? Pero yung kwento niya na yon, sa ting sasakay ako ng eroplano, naaalala ko.
So, iimbitahin ko one of these days yung person na yan. And I will thank her personally. Bakit niya ako inimpluwensya ng gano'n na wala siyang kaalam-alam sa kwento niya naming pambata na sobra akong naniwala. I learned to dream because of that story. Na gusto ko sumakay ng aeroplano, gusto ko magkaroon ng maraming relo na hanggang dito. Bubuksan ko rin yung bentana. But then anyway, it brought me to my dreams. Na? So, ang dami ko na pong napuntahang lugar. I've been to Bangkok, Korea, US, India, Singapore, Malaysia, South America, Venezuela, Macau, Taipei, Hong Kong. Ano, pabalik-balik, part of my business yan. Pero still, everything rooted na naging mapangarap po ako. So, this is one of my story that I wanted to share to you. Walang masamang mangarap. At magpasalamat tayo sa mga taong patuloy na nagbibigay ng inspiration sa atin. So with that, abangan nyo po kung sino yung mga taong yan, iimbitahin ko sila personally. Thank you so much. Have a blessed day to all of us. Bye!